Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your jardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your jardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya, at syempre mga kapitbahay. For generations of plant caretips, philodendron had served as a mainstay in interior gardens. Kahit yung mga pinaka inexperienced type of houseplant owners, they could really adopt or they could really take care of this particular philodendron. Okay? So, this makes learning how to take care philodendron incredibly so simple. And one of these plants that you can have is what they call now as the philodendron is squamiferum, also known as the red bristle philodendron and philodendron lizard. This particular philodendron squamiferum is native to Brazil, Colombia, and Peru. And as you can see, philodendron squamiferum is somewhat similar in terms of its appearances dun sa kanyang mga kasin katulad ng Monstera, deliciosa, at saka yung bipennifolium and pedatum. Pero ano yung pagkakaiba nila? Actually, if you're going to look closely doon sa ating plants, makikita natin na meron siyang tinatawag natin mga parang mga bristles o yung mga hair-like structures doon sa kanyang pinaka-stems. Now, these fuzzy red hairs, ang tawag natin dyan sa, in terms of the scientific term dyan ay pubescence. Okay? This particular reddish na mga hairs. That's why it is quite unique among other philodendron. Napakaganda niya, lalo na pag siya ay lumalaki na or nasa growing time na yung ating philodendron. Okay, so as you can see, this particular plant can be around 15 inches tall. So pwede siyang ganun siya tumaas since this plant is an epiphyte. Ano ibig sabihin ng epiphyte? Siya ay gumagapang or kumakapit doon sa mga puno. And it has an ability to reach an impressive heights. And even pag itong ating plant na to, lumaki na yung kanyang dahon, it could reach up to 18 inches in length. Can you believe that? So, ganun kaganda yung ating philodendron na to. Although, some of the philodendron, halos ganun yung kanyang characteristics, but this plant is quite really unique in terms of its structure. So, you're going to look at this one. Ano pa yung plano kong gawin din sa aking philodendron? This plant is actually, I put this plant dun sa ganitong klase ng pot kasi maganda siyang ilagay sa mga table, okay, o sa table, as a tabletop, okay? Pwede siya sa opisina na it could really get some light from the window, so hindi siya masyadong outdoor type. This plant, don't get me wrong, na ito ay hindi nalalaki. Definitely, sa this kind of philodendron, kaya niyong tumaas o lumaki. Pag ito ay lumaki na, definitely, it is more suitable as a floor plant. Na tapos lalagyan lang natin ng medyo malaking trellis para doon naman ang kanyang kapitan at gapangan paakyat. Okay? So, what is now the right soil? Ano ba yung mga kailangan nating malaman tungkol sa philodendron squamiferum or yung philodendron lizards? About sa kanyang soil, of course, this is a natural epiphyte. So, hindi siya masyadong nakadepende sa mga sa lupa. Okay? Usually, the roots were made for gripping. Ibig sabihin nun, yung kanyang roots, pag siya ay lumaki na, siya ay kumakapit doon sa mga kahoy. Okay? So, as of the moment, yung kanyang substrate na kailangan gamitin natin sa itong klase ng halaman, syempre yung mga lighter and coarser. That means to say, pwede tayong gumamit dito na tinatawag nating mga element that is moisture-retaining element. Like for example, sphagnum moss and coquoir, okay? Now, also, we could also increase yung kanyang ability para mag-drain ng water by just adding up some pumice or perlite rocks, okay? Para yung kanyang excess water diretso lumabas dun sa kanyang pinaka-drainage hole, okay? Now, also, we are using the coquoir or the sphagnum moss just to absorb some moisture para naman ma-maintain natin yung kailangang moisture ng ating philodendron. Okay? So, ano pa? About naman sa lightning, okay, sa lightning, so kailangan ng ating halaman ng enough light. Even though na sinasabi natin na this is a philodendron type, this plant
really needs an indirect or bright indirect light. Usually kasi sa natural environment nito, ito ay sabi natin epiphyte, gumagapang siya sa taas ng puno, and it rather compete with the amount of sunlight. Pero hindi niya kayang mag-withstand sa direct sun, okay, or do sa sunlight. Kasi that particular harsh condition, yung mainit at saka matinding sikat ng araw, definitely it will harm the leaves at magiging brownish in color yung ating dahon. Okay? So, anyway, hindi rin naman siya pwede i-keep natin sa madilim na room. Okay? Dapat siya ay makareceive ng medium to bright indirect light. Kasi pag itong ating halaman, siya ay nasa shaded part, medyo mabagal yung evaporation rate nung kanyang pinaka-substrate. And if the soil stays wet for too long, there is a tendency for the root rotting, kumbaga. Okay. Now, watering. Now, the Philodendron squamiferum is a bit sensitive to overwatering like any other aroids. Okay, so ang kailangan natin dito, we have to maintain the soil moisture. Although, we have to measure also na pag tayo naglalagay ng water, dapat ay makita natin na completely dry yung ating pinaka-surface ng ating substrate, kumbaga. Okay? Now, what else? Now, in terms of the temperature, we have to keep this particular plant, Philodendron, in as much as possible, 50 degree Fahrenheit above. Okay? Or, mas maganda kung mamimit natin yung 77 degree Fahrenheit to attain yung tinatawag nating tropical condition, kumbaga. Okay? So, pero as you can see, the room temperature kung saan meron tayo, of course, sa loob ng ating bahay, that is actually a comfortable temperature para sa ating Philodendron. Now, as you can see, you may be asking, bakit ganyan lang kalit yung Philodendron mo? Actually, I'm putting this one sa labas. Okay? I put this one sa labas, tapos sa ilalim ng mga rubber plant. Unfortunately, yung temperature ay medyo mataas compared with kung nasa loob siya. Okay? But it is also receiving yung kanyang yung enough bright light ng kanya ang kinoconsider ko doon. Pero yung palang effect ng temperature has something to do kung bakit hindi siya agad lumalaki. Kasi this plant already parang nasa more than siguro mga 3 months na sa akin or 3 to 4 months na sa akin itong ganitong Philodendron. Pero I bought this one siguro mga maliit pa lang siya, siguro mga nasa 3 to 4 leaves pa lang siya. Pero yung light niya really gives us the idea na mag-produce ng maraming dahon pag mayroong bright light conditions. Unfortunately, yung temperature, I think, hinders yung kanyang pag-grow or paghaba. Okay? So, I think that is one thing na gusto kong tingnan din once I put this one sa loob ng bahay na mayroong available bright light conditions. Okay? So, in terms of fertilization or yung natawag nating fertilizer, application ng fertilizer, Philodendron squamiferum is not the quickest grower. And as you can see, it is very evident doon sa aking plant. Ba, hindi siya ganun kabilis lumaki. And dahil nga hindi siya ganun kabilis lumaki, it is not also the heaviest feeder either. Okay? So, pag tayo naglagay ng fertilizer, hindi rin niya magagamit. And the thing there is, pag hindi niya nagagamit, it will turn into a salt that could affect or burn yung tinatawag nating roots niya sa ilalim. So, if I were you, a fertilizer, pwede nating apply siya ng fertilizer once every one and a half months. Or we could keep this one simple na yung mga organic material na lamang ang gamitin natin as part of the fertilizer ng ating Philodendron. Okay? Now, in terms of the toxicity, unfortunately, Philodendrons like this particular Philodendron, squamiferum, contains insoluble calcium oxalate crystals. This one definitely is medyo toxic nga siya talaga sa ating mga pets and of course sa children. Okay? So, pag nagkaroon tayo or nagkaroon ng saps or napunta sa mga openings ng katulad ng
ng mata, it will give a very nasty burning sensation. So yun lamang ang kailangan nating tingnan and be aware of pag tayo ay nag-aalaga ng philodendron. Not this particular philodendron lang, pero lahat halos ng philodendron na meron tayo sa loob ng bahay. Kasi lahat sila, they contain calcium oxalate crystals. Okay, so what are the problems that you might be able to encounter for this particular philodendron squamiferum? Honestly, this guy are usually pretty problem-free. Ibig sabihin, walang masyadong issue sa kanya. Pero in some other aspects, siguro you have to consider na yung other things, katulad ng pag napansin natin na medyo crispy yung kanyang leaf, so madali siyang alam niyo naman yung crispy, di ba? Malutong, kumbaga. Ibig sabihin lang nun, that is because of low humidity. So of course, we have to mimic yung humidity ng isang rainforest, so we have to include or we have to increase the humidity sa ating plant, okay? How are you going to do that? Of course, again, you have to get the plate or a basin, lagyan ng mga bato, tapos may water, tapos saka natin siya isit doon sa ibabaw ng mga bato na may water para yung paligid ng ating philodendron can increase yung ating humidity. Okay. Now, also, you might be able to notice yung leaf yellowing o yung pagiging yellow nung dahon. Okay? So, pag ganun naman nangyari, definitely, it means to say na dalawa lang yan. Overwatering or underwatering yung condition ng ating plant. Okay? Now, root rot causing leaf blackening and browning of the leaves. Now, another one is incorrect soil medium. Okay? That is actually causing root rotting at saka yung pag-itim ng kanyang dahon. Okay? So, that is actually an indication na you have to repot your material. Okay? So, as you can see naman, yung ginamit ko naman dito yung soil mix, yun pa rin halos yung soil mix na makikita ninyo na available naman sa ating marketplace. And I think that is the most suitable type of substrate para sa ating philodendron squamiferum. Now, in terms of the pests, okay, we have spider mites, like dryness. So, if this one ay medyo marami siyang mga dust particles sa kanyang dahon, the only way para hindi siya dalawin or puntahan ng mga spider mites, we have to clean it up. And aside from that, it adds up dun sa ating aesthetic o yung kagandahan or glossiness ng ating philodendron. So as you can see, ayan, medyo madumi siya ng konti. Okay? Now, while yung tinatawag na ating sobra namang basa yung ating soil, well, it actually produce yung tinatawag natin fungus knots. Okay? So you have to check underside, you have to check yung dahon niya, yung sa ilalim ng kanyang dahon, to check this particular pest and other common suspect. Okay? Now, a brown leaf spot is actually due to fertilizer burn. Okay? So, brown leaf spot. Okay? Yun ang magiging reason kung bakit siya nagkakaroon ng brown leaf spot because of the fertilizer burn. So, yun ang delikado. So, if I were you, I'm not going to use na lang yung fertilizer na nabibili, which is commercial. So, I'd rather use something that is organic. Vermiculite is actually a good one. Maganda siyang gamitin. Walang masyado tayong problemahin regarding with the occurrences ng mga salt. Kasi it's organic nga. Okay. So, guys, this one is actually the best plant, I think, na pwede nating alagaan sa ating bahay, sa ating loob ng bahay, at kahit syempre sa labas ng ating bahay. But the most important thing is we have to take in mind lahat ng mga tips and care tips na pinag-usapan natin ngayong araw na to. Okay? So I think that's all, folks. You're watching Planting with F and Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel. If you have some related experiences, comments, suggestions about our featured plant, okay, you may put that in our comment box, or you have to ask something or verify something with our discussion today. So you might do so. Okay? So, and also you may add to your FB list si Marie Gracia at ang lihim na hardin. Okay? So, thank you very much and goodbye!